Hi, and welcome to my YouTube channel. For today's episode, medyo nakakalungkot lang dahil syempre itong taon na to, kinuha sa atin ang salitang vacation. Hindi tayo nakapag-travel. Hindi natin experience yung summer. Yun yung ibig kong sabihin. Hindi tayo nakapag-beach. Hindi tayo nakagawa ng mga extreme activities like that. Dito sa video at episode natin, magre-reminis tayo. I-share ko sa inyo yung mga ibang places na napuntahan ko dito sa Philippines, yung mga ibang beaches na napuntahan ko, at saka yung mga ibang extreme activities na ginawa ko. Tara, samahan niyo ako. I think one of the greatest gifts that life has to offer is to travel. Especially if you work hard, ang pinakamagandang reward na pwede niyong ibigay sa sarili niyo is yung chance to travel. Kaya pag mayroong chance na makapag-travel kayo, grab it. Kasi at the same time, kapag nagka-travel ka, naku, your stress can be resolved dahil nakakita ka ng mga ibang tanawin, may iba-ibang klaseng tao, ibang klaseng mga tradisyon. Ang ganda ng pagkakataon kapag nagta-travel ka. Kaya I suggest you work hard, you travel. Yun ang pinakamagandang reward na pwede mong ibigay sa sarili mo. Ang first na pwede kong i-share sa inyo is when I went to Oslo, Cebu, with one of my good friend, Grace. At syempre, ano ba ang nakikita sa Oslo, Cebu? What can you see sa Oslo, Cebu? Anyone, ladies and gentlemen? Yes, raise your hand. Yes, ikaw, anong sagot mo? Tama. Butantim. Yan. Nung pumunta ako doon, sobrang excited kami ni Grace. Tapos pupunta namin doon, meron kaming seminar, may konting briefing na mangyayari. Bawal ka lumapit sa Butanding at least mga 5 to 10 meters away para hindi sila na-disturb. Okay? And at the same time, maraming mga ano doon may mga boatmen na pinapakain sila ng mga bagoong. Kaya medyo pag pumunta kayo doon, malansa talaga, malansa. Bawal 5 to 10 meters away. And at the same time, bawal ka mag sunscreen or kung ano man mga SPF na lotion na nilalagay mo. Kasi it will harm the butandings, no? And then nagsiswimming ako, nakikita ko na yung butanding. Eto ka na. Hindi mo mararamdaman yung 5 to 10 millimeters away dahil syempre may current yung dagat eh, di ba? Yung alon. So syempre nilalabanan mo yung alon, nagsuswim kang ganyan, hindi mo alam na 5 to 10 meters away. So syempre ikaw busy ka, nagusto mo makita yung butanding, at the same time may mga nagki-picture kasi doon, kasi kailangan pag nandoon ka, hindi mo pwedeng wala kang picture, kailangan meron kang picture with the butanding, no? So syempre busy ka mag-emote. Kailangan picture, kailangan makakuha ng magandang shot. Pag ganun ko, pag tingin ko, eto na yung mata ng butanding, nagkaitigan kami ng ganyan ng butanding. Sabi ko, oh my goodness! As in, sobrang face-to-face, na-touch ko yung butanding, yung mata niya, makakaganyan kami doon sa mata niya, laki-laki ng mata niya, nakaganyan ako. Makikita mo sa mata ng butanding, that they're beautiful creatures. Very, very beautiful creatures. So, ang dami ko ng kinuwento. Panood din niyo yung ibig kong sabihin. Watch this video! Thank you.
sa next adventure na i-share ko sa inyo, pumunta naman ako sa CDO or Cagayan de Oro. Kasama ko dito mga friends ko na si Shella, my darling. Kasama ko rin si Baby at kasama ko rin si Kim. Yung adventure na ginawa namin dito, hindi naman ako nag-beach dito. Pero, alam nyo ladies and gentlemen, sa totoo lang, mahilig ako sa mga extreme outdoor activities. Yan, diba? Pag pumupunta ako minsan sa isang lugar, sa ibang lugar, ang una kong hinahanap, kung ano yung pinaka... ano yung pinaka-extreme activity na pwedeng i-offer ng lugar na to? Katulad ng Cagayan de Oro. Meron silang ano eh, drop zone sa bukid nun. No? Pumunta kami sa bukid nun. There's what you call drop zone. From 100 feet, may harness naman. Tapos merong kang hahawakan na parang lever that you have to pull para ma-release yun. Tapos ano kanya, i-dive kanya ng bonggang-bonggang from 100 feet. Sa totoo lang, yung bituka ko pumunta dito. Nakakaloka. Pero kasi, sabi ko nga sa inyo, bet na bet ko yung mga extreme activities, bet na bet ko yung mga adrenaline rush. Gustong-gusto ko yun. Ewan ko ba. Basta, pag nakakakita ko ng mga ganyang mga activities, ay, una ako, present ako, gusto ko yun. So, watch this. Okay, 3, 2, 1, go! Isa pa akong ginawa doon, nagparagliding ako. Paragliding kasi bet na bet ko din talaga yung mga lumilipad, ganyan. So may mama na naka-parachute, tapos naka-ankla ako sa kanya, tapos lumibot kami doon sa mountains. Nice! Oh my God! Bumalik tayo sa beach. Napakaganda nitong napuntahan namin sa Dumaguete, Manhuyod Sandbar. Yan. Pumunta kami, ang kasama ko dito, of course, my brother Mikey, si Adele, si Justin, birthday ni Justin noon, si Utoy, syempre ang aking dali na si Shella. Sila ang mga kasama ko noon, pumunta kami ng Manhuyod Sandbar. Meron kami ginawang dolphin watching. Nag-dolphin watching naman kami doon. Ang gaganda ng mga dolphin. Ibang klase. Sobra kami lahat na-excite. Kasi maraming pupunta doon sa dolphin watching. Hindi lahat ng mga turista nakikita yung mga dolphin. Kaya nga nung pumunta kami doon, sabi namin, naku sana pagpunta natin, makita natin yung mga dolphins. Eto ka na. Nakita namin ang mga dolphins. Watch this! Oh, thank you for showing! Nasa ilalim dyan, nasa ilalim yung dolphin watching! Woo! Oh my God! Ayan, look! Ayan! Nasa ilalim! Ang sahe, mga dolphins dito! Ayan, ang dami oh! School of Dolphins! Wow. Ayan, ang dami nila mo. Oh my God, dalaga pinibira. Ayan sila, lapit kayo! Lapit! Pagkatapos namin sa Manhuyod, nagkaroon kami ng rest day, tinira namin ang Sikihor. First time ko sa Sikihor. Sabi nila, di ba, Sikihor, lugar ng mga mystical creatures and stuff, something like that. But you know what, ladies and gentlemen, napakaganda ng Sikihor. Isa sa mga clearest waters na nakita ko. Nung pumunta akong Sikihor, ang kasama ko naman doon si Kuya Mikey ko, si Adele, si Italian Shella, si Utoy, si Justin, si Tasya, at si Carl. Kami-kami ang grupo na pumunta doon. Dahil sa sinabi ko na isa sa mga clearest water ang Sikihor, please watch this video. Kasi alam mo, sa totoo lang, kapag nagdadagat ako, bet na bet ko sa lahat yung ano ko eh, nagpa-backflip sa ilalim ng tubig. Gustong gusto ko yun eh. Feeling ko, alam mo na, sirena ako, Shokoy.
watch nyo na lang para makita nyo kung gaano ka linaw at kaganda ang Sikihor. Dito sa lugar ng Sikihor, may isang very, very beautiful beach. Sobrang linaw ng tubig, and at the same time, meron siyang cliff, 80 feet, na pwede kang tumalon. Diba, sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa mga extreme na activities. So, tumalon ako. Not just once, but twice! Kaya, panood din ito, sobrang naku, nakakalula. Pero pag andudun ka na kasi, ay nako, napakasarap ng feeling kasi parang nakonquer mo yung fear mo, na-release mo yung kung ano man yung mga negativities na gusto mong i-release. Dun siguro, isa yun sa ano ko yung therapy, that's why siguro I love extreme outdoor activity. Watch this! And here we go! Hindi pa ako natapos doon, hindi pa ako tumigil. Kasi syempre, I need to explore. Kami and my friends, we need to explore Sikihor. Pumunta kami dito sa isang napakagandang falls sa Sikihor. Tapos, papunta ko doon. Wow, ang ganda-ganda ng falls. Ang ganda-ganda ng falls. May mga tourists na nando doon. And at the same time, pagtingin ko, to the left, to the right, eto ka na naman. May swing. May swing kung saan magbabaras ka, para kasi Tarzan, magbabaras ka from the tree, tapos pagdating mo dun sa gitna ng falls, magre-release ka, pababa ka. Ang taas nun, siguro mga ano yan, mga 50 to 60 feet, eto ka na. Bago ka magbaras, meron siyang levelings na tinatawag. Dun sa bandang 3, may level 1, may level 2, may level 3. Level 3 yung pinakamataas. Siyempre, lahat ng level, tinry ko. Sobrang grabe ng adrenaline rush. Sobrang saya. Kaya I encourage you guys, kung pupunta kayo ng Sikihor, kapag okay na ang lahat, nako, pumunta kayo dito sa falls ng Sikihor. Try nyo to. Panoodin nyo to. Kita nyo, ayun yung mga ibang napuntahan ko dito sa Philippines. Kasi yun yung pinaka-recent na nangyari at naganap sa akin. Ang masasabi ko lang, if you work hard, please save enough for you to travel. Kasi iba-iba talagang, ano, iba talaga kapag nagta-travel ka. Mas maganda pag magta-travel ka. First you travel, you see the beauty of the Philippines. Kasi totoo lang, we have the best beaches. And sa mga iba-ibang lugar ng Pilipinas, makikita mo yung mga ibang klaseng mga tradisyon na pinagmamalaki ng Philippines, yung kultura, hindi lang yon, pati yung ano, yung qualities, may distinct qualities ang bawat lugar natin dito that you will be amazed. I'm sure doon sa mga nakakapag-travel, may intindihan nila yung ibig kong sabihin. So I suggest, if you get the chance to travel, grab it. Kasi yun ang pinaka, isa sa mga greatest treasure, yung mga memories na nag-travel tayo. Yun ang isa sa mga greatest gifts na pwede natin ibigay sa sarili natin. See you in my next episode. Excited na ako. Let's try.
travels. Sana okay na para makapag Huwaimi tulungod tayo. Thank you for watching Life with Meliton. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-share, and at the same time, mas maganda kung ino-watch mo ang video na to with your family and friends. See you in my next episode.